kanta na yun, malupit. So, yun yung re-reaction na natin. But before I start my reaction video on this one, medyo natatawa ako, pasensya na kasi itong re-reactionan kong video na to is si Kiko Matos, yung kinumpost na kanta kay parang host nung isang event na sinalihan yung parang boxing match si Makagago. Medyo nakakatawa siya, pero masama, para sa akin masama ang implication nito sa channel niya kasi nagrarant na naman siya. Although ibang person naman ngayon, ganun pa rin, nangiinsulto siya, nag-name drop siya nung taong kinaiinisin niya, which is bawal yon sa YouTube guidelines and policy. Hindi ko alam kung alam niya to or may nagsasabi sa kanya or baliwala sa kanya. Kasi iniisip ko, kung natatanda niyo si Mukbang TV, kasi yung kanya naman ibang case. Puro mga exotic yung mga kinakain niya, yung ibang kadiri na. Kaya na-take down yung channel niya. Ito, hindi ko alam kung may nag-a-advise ba sa kanya o alam niya. Kasi based sa akin, based sa pagkakaintindi ko, the way niya ginagawa yung mga video niya is nag-iinsulto siya, nag-name drop siya ng individuals. Which is pinakita ko na dati doon sa last reaction ko tungkol sa ginawa niya naman kay Kiefer, is yun ang ginagawa niya at pinakita ko yung guideline na yun. Ito, umulit na naman siya, ibang tao naman, at dinaan niya sa kanta. Pero yung kanta na yun, malupit. So, yun yung re-reaction na natin. But before I start my reaction video on this one, please welcome back to my channel, and this is CTNG06. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe, and comment to our section kung anong masasabi nyo sa video na to. Medyo maganda siya. Nakakatawa yung nilalaman, pero yung medyo bastos para sa akin, ha? Para dun sa mga batang manunod. Kasi may makakapanood nito mga bata. Hindi natin kontrolado na ngayon ang internet. Anyone can access, yung YouTube. So, kaya yun yung medyo re-reactionan ko. But most of the time, pakikinggan natin yung kanta. Nakakaaliw kayo. Pero hindi ko sinasabing tama to. Para nga sa akin is mali yung inaasal niya sa paggawa ng mga video na to. So, I'm not against Kiko Matos. Natutuwa nga ako sa kanya, badass. But yung content niya yung medyo alarming. Medyo hindi maganda yung sinasabi. Hindi siya informative in a way. Ewan ko, pero yun yung feeling ko. So, it's up to you to decide. So, let's start with the video. Makagago! Di na nahiya! Dapat sa'yo pasabugin ang mukha! Kapal ng mukha! Di na nahiya! So, umpisa pa lang ng kanta niya, binabanata niya na agad yung si Makagago. Yun si Makagago is yun yung parang isa sa mga nag-organize ng boxing match nila ni Damsa na natalo siya doon. So, parang feelings niya sa kanta na to is dinaya siya ni Makagago. So, sa umpisa pa lang ng kanta niya, nag-name drop na siya, di ba? Dapat sa'yo pasabugin ang mukha. Lakas mo Makagago, Makagago, gago ka. Ang dami kong suntok eh, Damsa, ba't natalo pa? Kala mo kung sino pa, mandaraya ka, ulol. Kitang-kita nyo naman na sa mukha ko sinapul. Huwag ka nga masyadong cool, bukin ang ina mukha. So, mga term na ginagamit niya talagang, although Tagalog yan, ha? Sinasabi ko naman sa inyo, may reviewer na Pilipino rin sa YouTube. So, pag ito nakita, yung talamak na pagmumura niya, hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya. Or may mag-report sa kanya na mga naiinis sa kanya, pwede yan. Pagka nagsabay-sabay yan, tapos ito yung ebidensya nila, plus yung kay Keeper. May pag-ano siya. Kay Keeper, medyo masasabihin natin dinipensahan yung sarili niya. Pero dito, ano yung point niya? Di ba? So, mga word na ginamit niya, pasasabugin yung mukha. You know what? Ano yun? Violence na yun, di ba? So, yun yung mga tipong nagiging basis ko kaya ako nasasabi niya, delikado tong video niya na to. Tinasumuntok ni Damsa, di niya ako napatumba. Di hindi nga kumaba, dibdib ko na matigas. Dahil si Kiko Matos ay hindi umaatras. Di ka makakaligtas. Oh, maangas talaga. Ang tawag niya nga sa mga followers ni badass. Kasi badass siya. So, ano, matigas. Natitigas mo. Tuloy natin yung video. Tayo mga panggagago, hindi ka na paniniwalaan ng mga tao. Makagago! Ang Bombay na mabigat,
sa kakaluto mo, sunog na ang iyong balat. At aking pagkakalat sa buong sanlibutan, na dinaya mo ako sa naganap na labanan. Lagi niyang sinasabi na dinaya siya. Pero kung mapapanood niyo yung buong video nung laban nila ni Damsa, ewan ko kung marunong kayo sa boxing, kung alam niyo kung paano yung diskarte, kung ano yung sumapul at hindi, kayo mismo mag-decide kung nadaya nga siya. Eh, ayoko na mag-react doon. Dito muna tayo sa kanta niya. So, tuloy natin. Marami raw ano eh, hindi raw siya nasaktan. Eh, tingnan natin. Tingnan niyo na lang pala yung video na yun. Rabot na jakal sa bakit ng sabong ulit. Habang tumatagal, ako sa'yo ay nagiginit. Makagago, di na nahiya. Dapat sa'yo pasabugin ang mukha. Kapal ng mukha, di na nahiya. Dapat sa'yo pasabugin ang mukha. Hindi ka ba naaawa sa iyong inay? Nang inirika niya halos bawasak ang puday. Iri siya ng iri. Ayan, grabe yun ha. So, sobrang pang lalait na yun. Di ba? Nag-involve pa siya ng parents, ng nanay ni Makagago. Ewan ko, this is, kumbaga, masyado na siyang offensive. Yung mga ginagamit niyang terms. Pero, di na nalang bakit siya tinuloy pa rin to. At bakit nandirito pa rin to. So, siguro, it's either naka-alarm na to kay YouTube or naghihintay pa ng more evidence. Hindi ko alam ha. Kasi pangalawang video niya na ito na nag-rant siya, na na-name drop siya. So, tingnan natin kung hanggang kailan naaabot to. Pero yun lang kasi yung nag-react ako based doon sa kung ano yung nandurun sa guideline ni YouTube. Napakita ko naman niya na yun dati. Ngayon kung hindi pa doon yan sa response niya kay Keeper doon sa isang upload. So, ilalagay ko yung link dito. At aray siya ng aray. At ang mailuwal isang mabigat na bumbay. Goodbye! So, yun lang po yung masasabi ko sa video na to. Ngayon, kung ano man yung magiging reaction ninyo, observation ninyo sa video na to is, comment nyo lang sa comment section. Naano lang talaga ako. Na-amaze din ako sa ginawa niya kanta, tsaka sa lakas ng loob niya para gumawa ng mga ganitong video. Hindi ko alam kung this is for just views purposes, na hindi niya alam yung consequences. Hindi natin alam. Pero, kasi nga, yun yung main point ko doon. Nagkakaroon siya ng violations. Bago pa lang kasi talaga siya. Pero hindi ko alam kung may mga kaibigan siya naman na nag-YouTube din. So, imposible yung isa sa mga yun hindi alam yung kahit pa paano yung basic ng guideline ni YouTube. Para hindi siya ma-take down. Or mawala tong upload niya na to. So, hanggang doon na lang po at maraming salamat. At please, subscribe. Thank you.